ating business gamit ang QuickBooks, hindi maiwasan na gumamit ng mga items natin o mga panila natin sa ating mga personal needs or kahit sa operation ng ating tindahan. Kunwari, ang tindahan natin ng itlog ay nangangailangan ng itlog dahil merong parang kailangan lutuin o parang meron tayong kailangan lutuin para sa ating mga bisita na gagamitan ng itlog. Kaysa bumili pa tayo sa labas, meron naman tayong tindahan ng itlog, sa ating panila na natin kukunin. Pero paano natin i-record? Dito sa QuickBooks. Napakadali lang po. Para magawa to, punta lang tayo dito sa Receive Inventory with Bill. Pagkatapos po niyan, gagawa muna tayo ng new vendor. Dahil nandito na tayo sa ating Enter Bills, pwede tayong mag-add nyo kaagad for shortcut. Hindi na tayo pupunta ng Vendors, Vendor Center, New Vendor. Diba napakalayo po? Shortcut tayo dito. Add New Vendor. Pwede natin ipangalan dito Store Needs / Operation o kahit anong gusto ninyo. Click OK at meron na tayong vendor na Store Needs / Operations. Understood na para sa ating itong business. Sunod natin gagawin, i-click natin From Bill to Credit. Activate lang po ang option na ito kung naka-check ang bill received. Dahil kung hindi naka-check, item receipt po yan at naka-gray po ito. Hindi natin makiklik. Activate ang bill received, tapos credit. Pagkatapos po, piliin natin yung itlog na i-out natin. Maximize natin. Kunwari, 2 tray ang kailangan natin magamit sa ating personal needs or sa operation ng ating business. Actually, pwede din po. Kaya kunwari, nag-sponsor kayo. Kasi po, pag-sponsor, hindi naman po benta yon, donation po yon. Kaya pwede din po ito magamit. Ngayon po, lagyan muna natin ang control number. Ngayon po, as of August 6, Sunday, 2023, may lalabas tayo ng 2 tray para sa ating store needs. Credit to, kaya palabas po ito, hindi to papasok. At mabawas to sa ating inventory. Bago natin to i-save, para maging expenses po natin to, lipat tayo sa expenses na tab. Tapos, gawa tayo ng new account. Expenses. Continue. Gawa tayo. Kunwari, store operations. Kayo po bahala kung anong gusto ninyo. Pwede pong store operations / donations / personal. Masyado na mahaba. Store ops donations personal. Nag-exaggerate ko lang po para detailed yung description niya. Save and close. Ayan po. Ngayon po, dahil 660 yung lalabas na value ng ating i-donate or ilalabas para sa ating operation, sa ating personal needs na 2 tray, ilagay natin dito negative 660. Ang mangyayari po, kaya negative to, kasi credit to eh, palabas. Kaya itong 660, magmamarka po ito na expenses sa store ops donations personal. At the same time, malalabas po ang 2 item na tray natin na Farm Fresh Eggs na merong cost price na 330 each, total of 660. Ang mangyayari po, pag save natin ito, lalabas or ma-out natin itong 2 tray na nagkakalaga ng 660 lahat at meron tayong record
na 660 na expenses. Marirecord din na merong tinanggap na two-tray ang store needs operations na vendor, which is yun yung pinagbigyan natin ng ating item. Ma-identify natin kung saan nagamit, bakit na out. Yung iba pong gumagamit ng QuickBooks, ang ginagawa nila bago natin to i-save, gumagamit sila ng create sales receipts para ma-out. Gagawa sila ng customer, kunwari, ito, Aaron Go Industries out items, tapos pipiliin nila yung farm fresh egg. Kunwari, itong dalawang tray. Tapos, ang gagawin nila, tatanggalin lang nila o gagawing zero ang rate, kaya walang value or SRP yung pag-out nila gamit ang sales receipts. Pwede naman po, kasi ma-out naman itong dalawang quantity natin sa ating inventory at marirecord kung saan ginamit. Pero ang problema, lumabas ang cost of goods ng dalawang ito sa transaction na ito. Kaya meron pa rin tayong benta sa cost of goods na magre-reflect sa operation na ito. Pero kung sa accounting ninyo okay lang sa kanila or okay lang sa inyo, okay nyo pong gamitin din to. May importante, ma-out po itong quantity na ito. Pero pinakita ko lang po sa inyo, in background, pagkatapos nyo mag-save gamit ang sales receipts, na meron pong cost of goods na magre-reflect sa ating report. At lalabas din po ito as sales natin. Kumpara po, dito sa enter bills na credit, tapos may expenses, reflected siya as expenses, na out siya as cost of goods, walang cost of goods na nag-reflect po siya as cost price, walang cost of goods na nabenta, na return pa sa supplier, as out para sa ating operation. Save natin. Reports, vendors and payables, vendor balance detail. Meron tayong credit dito sa ating balance pero zero. Kasi ang amount niya napunta na sa expenses. Though may record tayo na nag-out tayo, pero expenses na yon. Dito. Sa store ops operation and donation / personnel. Highlight natin, tapos reports, quick report, at nandito na yung value niya. So, naging expenses na siya. Napunta dito ang expenses na amount, o yung pera na nawala, kaya dahil naging expenses na, pero dito, lumabas yung ating quantity ng dalawang tray. Kaya ganun lang po ang paggamit or ang procedure ng credit kung gagamitin natin ang mga items natin o mga panida natin sa ating personal o sa ating operation sa ating tindahan.